What's up, everyone? Great morning and welcome to Knowsie, Rosie. So, guys, I would just like to ask each and every one of you na nanonood ng video na to kung ano-ano ba yung mga bagay na nag-resonate sa inyo from our previous video regarding what are the 7 things to consider when you're about to start working at home. So, ano-ano ba yung mga sa tingin nyo, ito muna yung uunahin ko, mag-save muna ako ng money bago ako mag-resign, bibili muna ako ng laptop or desktop, o kaya sisiguraduhin ko na mas maganda yung internet connection ko ngayon. Mga ganun. O kaya, bilhin mo na akong prepaid kasi ito lang yung kaya ng budget ko. So, yung mga ganun bagay. So, ano ba sa tingin nyo yung mas nag-resonate sa inyo doon sa previous video natin? And, please, we're welcoming you na maglagay ng comments dyan or any questions dyan sa ating comments box. Okay? And, not only that, guys, meron din kasi ako mga natanggap na question. Kasi marami nang nag-encourage sa kanya na mag-home base. And currently, this person really wants to do freelancing job at home kasi meron siyang baby. So, siguro ang drama ni ate is ano, mga naka-maternity leave ngayon. And of course, mahirap din yan, guys, diba? Parang for after 3 months na naka-maternity leave ka, tapos iiwanan mo yung baby mo kasi you have to go back to work. Medyo drama yun, madrama yun. So, kaya ngayon, nagtatanong siya, tamang-tama sa akin yung video na napanood ko, sabi niya. And it's just so happened that for the meantime, I don't have a money para bumili ng laptop or desktop. Sabi niya, mangungupit daw siya sa asawa niya. Girl, huwag gawin yan! Pagpatuloy mo lang panonood sa video namin para magkaroon ka pa ng mas maraming idea on how to start working at home. Okay? And of course, guys, isa rin sa mga nagtanong sa akin, bakit ka nga ba nag-decide magtrabaho sa bahay, Rosie? Kasi guys, tulad mo, nanonood ng video na to, na-confuse din ako nun. Actually, hindi yung na-confuse kung babae ba ako o lalaki. Okay? Hindi yun. Na-confuse ako kung magpapatuloy ba ako magtrabaho sa bahay or magstay ako working sa corporate world. And of course, aside sa na-confuse, na-curious din ako. Ano kaya yung pakiramdam pagka nagtatrabaho ka naman sa bahay? Ayan. And that is why in this video, naisipan namin ibigay yung mga pros and cons na mga kinonsider ko rin bago ako nagtrabaho sa bahay. And before anything else, guys, before natin umpisahan ang discussion na yan, let us all watch this. Ayan! So guys, before tayo mag-start, syempre, shout out muna tayo sa isa or ilan sa mga tao na patuloy na sumusubaybay at nag-share ng aming mga videos. Unang-unang walang iba kundi si Miss Direk, Blesa Sarate. Maraming salamat sa iyo, Direk, sa patuloy na pagsubaybay, pag-share ng aming video, at of course, pag-like at pag-heart sa aming mga video. Hindi lang sa YouTube, pati sa Facebook. And syempre, kay Pogi pero hindi mato na si Charlie Aldivera. Wala talaga akong masabi. Maraming salamat sa iyo, Pogi, sa lahat ng tunog na ibinigay mo sa amin para mas lalo pang umunlad at mas dumami pa lalo yung aming viewers and subscribers. And of course, guys, maraming salamat din sa isang tao na, alam mo yun, lagi rin nanonood ng aming video, walang humpay at walang sawang pagsubaybay. Mr. Kim Rem. Ayan. So sabi niya, lagi-lagi niya sinishare yung mga video kahit minsan hindi na related para sa kanya. So, sinishare niya pa rin kasi baka daw may mga tulong sa ibang tao. Yan. And of course, guys, last but not the least, ang aking kaibigan na may-ari ng Ali Gabes Little Shop. Kundi dahil sa kanya, wala ko nito. Maraming salamat po. So, if you would like to have some sort of jewelry, accessories, relo, and bags, wallets, everything, you might want to visit her Facebook page, Ali Gabes Little Shop. Ayan. So, dahil dyan, na-add ko na kayo, pwede nyo na rin pong i-share at i-like ang aking mga video. Yun yung kapalit. Joke lang. And of course, guys, katulad ng promise ko sa inyo kanina, bibigyan namin sa inyo yung mga pros and cons of working at home. Pero guys, to be honest, marami rin naman akong kinonsider bago ko napag-desisyon na magtrabaho sa bahay. Kasi syempre, marami mga bagay na maaring hindi ko na makuha or hindi ko na maranasan. So it's either positive or negative, di ba? Kaya nag-come up kami ng pros and cons. Ayan. So marami akong mga bagay na naisip na baka mamaya kapag nagtrabaho na ako sa bahay, ito yung maranasan ko. Baka mamaya pagka hindi na ako nag-work sa corporate world, which is sa labas, baka naman ito naman yung mga bagay na hindi ko na maranasan kapag nagtrabaho na ako sa bahay. So yung mga ganun na tipong makukonfuse ka talaga and at the same time maguguluhan talaga yung isip mo. Kaya kailangan, katulad ng sabi ko sa last video, kailangan solid talaga yung decision mo, guys. Kasi para sa akin,
when I started working at home, no turning back. Okay? So para sa akin, napakaganda talaga ng pagtatrabaho sa bahay. But before that, tingnan niyo muna yung mga pros and cons na ibibigay ko sa inyo kasi lahat ng to came from my own experience 75%. Tapos yung 25% coming from other people's experience. Okay? So, number one, pros. No need to moan sa traffic. Siguro naman, napakaraming makaka-relate dyan. Every day, no? Every day of your life, pagka kung matagal ka na nag-work, tapos wala kang sariling sasakyan, and you're commuting, every day, nag-jeep, nagbabas, nag-MRT, LRT, or whatnot, baka nag-PNR ka pa, nasaan po lahat yan, guys, to tell you frankly. Siguro naman, ang traffic nowadays, di ba, bonggang-bongga. Especially last holiday season. Nako! Based on my own experience, kapag nag-travel ako from Cavite to BGC, ay nako, good job. Good luck. Kasi alam mo yung dapat na 4 hours na biyahe na inilalaan ko, kailangan maging 5 or 6 hours pa yun. Ganun katindi. Nagdo-double shift na ako halo sa pagta-travel na hindi naman ba yan, unfortunately. So ito nga yung sinasabi natin na kapag ka sumuong ka sa traffic, papasok kang sariwa, uuwi ka, binasa. Ito yung kapag pumasok ka sa LRT, MRT, PNR, yung tipong alam mo yung katabi mo, magkakapalitan na kayo ng mukha, magsisikuhan na kayo, di ba? Makasiksik ka lang. Ito yung kapag pumasok ka na dala mo gym bag, paglabas mo shoulder bag na lang. Sobrang lumit na. Kasi sobrang siksikan doon sa sinakyan mo. And guys, to be frank, lahat yan naranasan ko. Naranasan ko mag-jeep, naranasan ko na mag-bus, mag-commute ng yung UV Express, and at the same time, of course, yung LRT, MRT, PNR. Ay, nako, mas lalo sa PNR. Kahit hindi ka kumapit, hindi ka matutunod. So, ayan, tipo nakaganyan ka lang. Ganon katindi. So, guys, ito yung mga isang bagay na kinonsider ko as to why I decided to work at home. And yung isa sa mga pros. No need na magsuong sa traffic, hindi mo kailangan makapagsiksikan each and every day. Okay? Number two pros. Ayan, tipid sa damit. As you can see, suot ko pambahay. Hindi ko mapakita na nakashirt ako. So, yan. Nakapambahay po ako kapag ka ako ay pumapasok sa trabaho. Yes, kasi hindi naman ako nakikita ng aking mga client. Pero na lang, of course. Kailangan mong mag-smart casual, kailangan mag-office clothes. Kasi, may mga pagkakataon na kapag in-interview ka ng client, kailangan syempre, ano pa rin. Alam mo, buo pa rin yung composure mo. And at the same time, kailangan professional ka pa rin tignan and ethical, of course. Diba? Kaya yun yung mga times kung saan kailangan natin na magdamit ng ano yung smart casual or office clothes, like what I've mentioned earlier. Pero para sa akin, guys, napakatipid sa damit. Kasi pwede kang pumasok na naka-t-shirt, pwede kang pumasok na naka-sando, huwag na naman naka-bra panty. Bakit man yun? And number three pros, pwede mo kasing piliin kung saan mo gusto kong magtrabaho. Ayan, kung napanood mo yung previous video ko, di ba isa sa mga bagay na pinapakonsider ko sa inyo bago kayo mag-start working at home is to have a laptop or desktop. So, kung naka-laptop ka, mas okay. Kasi, pwedeng-pwede ka magtrabaho while you're having a staycation. Ayan. Pero kung meron ka naman sasakyan, pwede ka rin naman magdala ng desktop. Yun ay kung okay sa'yo yung hassle na magbitbit ng desktop. May monitor ka, may CPU ka. So, lahat yung bitbitin mo. Kasama AVR, oh, ayan, go. Pero kung may laptop ka, you can work kahit nasa loob ka lang ng sasakyan. Kahit nga yung family mo, pupunta ng kung saan-saan lugar, di ba? So, meron kang prepaid internet, katulad ng sinabi ko rin sa inyo nun. Bumili kayo ng alternative prepaid internet, mas maganda guys yung modem na open line. So, i-discuss natin yan sa previous video. Papakita ko sa inyo yung nabili namin, di ba? Mas okay yon, yes. And at the same time, mas tipid. Okay? So, of course guys, meron tayong number four. Yung number four na kinonsider ko is isa sa mga pros. Pagtatrabaho kasi sa bahay is minimal to no supervision. So, ikaw yung isang tao na okay lang sa'yo na magtrabaho nang walang nakikialam, mas okay na piliin mo itong magtrabaho sa bahay. And kung halimbawa, okay lang sa'yo na hindi masyadong tinuturuan, wala masyadong training, although may mga home-based naman dyan or may mga client at iba't ibang company na kapag hinire ka, meron pa rin naman training. Pero guys, hindi ito katulad ng training na naranasan natin sa labas, sa corporal. Yung as in, mga halos isa hanggang dalawang buwan yung training. Wala, hindi siya ganun. So, medyo mas iba lang yung environment when it comes to working at home. So, kung ikaw yung tao na that can work without any supervision or just minimal supervision, then go ahead. Choose to work at home. Okay? So, yun yung number four ko. And then, of course, number five. Ito. Kasi nung nagtatrabaho ko sa labas, palagi ang complaint ko, wala na ba ibang pagkain? Fast food na lang lagi. Kaibigan ko si MC Doe.
si KFC, si Jollibee. Minsan babaguhin, mini-stop naman yung chicken, tapos mga tumasiga, yun lang. Paulit-ulit lang sila. Paulit-ulit, paikot-ikot lang. Pag nakakain ako ng pagkain sa bahay, ako glory. Glorious. Sobrang saya. Kasi iba pa rin kasi yung pagkain sa bahay. So this time, naisip ako siya ilagay sa isa sa mga pros kasi hindi mo kailangan kumain ng fast food. Eh kapag nasa labas ka, minsan pag wala kang baon, wala kang choice. Magpa-fast food ka talaga, diba? Or kaya, bibili ka ng pagkain along the way, kasi yun yung kakainin mo during lunch. So, yun yung isa sa mga bagay na kinonsider ko na positive. Ano ba yung next? Working at home will give you more time for yourself. Ayan. Kasi bakit? Dahil nga, hindi ka na magta-travel ng almost 6 to 8 hours a day papunta at pa-uwi sa trabaho. Then, magkakaroon ka ng enough time for yourself. Kagaya niyan. I was able to do this. Etong nakakapag-upload kami ng video sa YouTube, nakakapag-edit kami, nakakapag-shoot kami ng video. It is because I have spare time before ako magtrabaho. So, ang maganda kasi noon dahil maganda rin yung schedule na nakuha ko, nabigyan talaga ako ng pagkakataon na magawa yung mga bagay na iba ko pang ginagawa. Apart from working at home. Ayan. So yes, you're gonna be having a lot or more time for yourself. So kung meron ka mga side jobs, freelancing, something na gusto mo pagkakitaan pa, or kung gusto mo mag-gym, go ahead. You can do all of those things kasi mas marami kang time working at home. Okay? And then yung next, guys, one of the things that I've also considered, and I'm also treating this as a positive parang effect ng pagtatrabaho sa bahay, is you will also force yourself to exercise. Ayan. Bakit siya pro? Alam niyo guys, sa nagtatrabaho ko sa labas, ang payat ko talaga. Ngayon tumaba ako. Maraming magre-reklamo, sasabihin nila, kung mataba ka, ano pa ako? Sorry. Ayan. So, kung halimbawa guys, nagtatrabaho ka na sa bahay, you will force yourself to exercise. So, to be honest guys, medyo talaga tatamarin ka. Pagka halimbawa, alam niyo yun, kasi nandito ka lang sa bahay, yung iniikutan mo, bahay lang. And at the same time, kakain ka rin, dito lang din sa loob ng bahay. Tapos yung break mo, hindi mo masyado makukonsume. Gagawin mo, upo ka lang, hihiga. O kaya kung gusto mo, matulog. So, nagkakaroon ka tuloy ng, alam yun, hindi rin maganda, to be honest. But, i-discuss natin yan mamaya. So, that's one of the positive things working at home. You will force yourself to exercise. Ayan, at isa sa mga positive things guys, kaya talaga kinonsider na mag-work dito sa bahay, it's because number 8 pros na maituturing ko is hindi ka immortal. Ayan. So, siguro sa mga nagtatrabaho dito sa call center at kung anumang company kayo nag-work, alam niyo naman guys kapag bagyo, bumabaha, diba? Minsan signal number 3 na hindi pa sinususpend yung trabaho sa government or even sa private company. So tayo mga immortal, yung tipong lubog na yung dinadaanan mo pero ikaw may pasok pa rin. Yung lahat na sa bahay na natutulog, ikaw kailangan mo pumasok. May mga ganun. So dito hindi ka immortal. So mapapa-thank you ka talaga kapag dumating ka dun sa point na ang lakas-lakas ng bagyo, alam mo na ang laki-laki ng baha sa labas. Pero dito ka sa loob ng bahay nagtatrabaho, mapapa-thank you ka talaga. Mapapa-thank you ka talaga kasi sabi mo buti na lang, hindi ko kailangan lusubin yung bagyo, and at the same time, hindi ko kailangan mabasa, at hindi ko kailangan malubog sa baha para lang makapasok. So that's one thing that I really love working at home. And number 9, is pwedeng-pwede kang mag-alaga ng anak mo. So whether you're a father or mother, ating mga tatay at nanay, no? And at the same time, you can also take care of your parents. Ayan. So ako guys, wala naman ako anak, pero mas pinili ko pa rin talaga na magtrabaho sa bahay kasi yun nga, katulad na sabi ko kanina, we'll be having spare time, diba? So magkakaroon din ako ng, hindi lang yung pag-aalaga you will be having an extra time to the people na kasama mo sa bahay, with the people na kasama mo sa bahay. Ayan. So, kung ikaw ay isang nanay or tatay na nahihirapang mag-alaga or maghanap ng angels, then I can say na pwedeng-pwede mong pasukan yung magtrabaho sa bahay. You can work at home. Kasi, sabi nga, we can earn a lot of money, but we cannot earn a lot of time. O, diba? Saan ko nakuha yan, secret? So, yon. Ito yung isa sa mga bagay na kinonsider ko na pwede mo rin i-consider working at home. Okay? And then, our number 10. Number 10 pros is flexible yung schedule. Flexible yung schedule, guys, in a way na alam naman natin, di ba, sa labas ang schedule normally nasa 8 to 5,
kapag nasa call center ka, you can bid your own schedule, but it'll still be depending on your performance. So same thing din naman dito. Kaya lang guys, meron kasing mga remote work, freelancing job, whether if it is fixed or kung halimbawa may kontrata ka sa isang client, you can choose which time of the day you would like to work. So, minsan, kapag ka non-voice, mas prefer nila syempre morning. Kapag ka naman voice, prefer nila syempre yung gabi. Otherwise, talagang yung bahay mo eh, meron talagang proof or soundproof yung bahay mo eh, talagang walang ingay na maririnig from the outside. So, okay lang kahit nasa voice ka, tapos voice account mo, tapos nasa morning ka. Kasi, mas maraming tao, mas prefer nila magtrabaho sa umaga. Pero may mga tao din na prefer mas trabaho sa magtrabaho sa gabi. So, it depends guys. It depends on you kung anong trick mo, anong bagay na schedule para sa lifestyle na gusto mo. Pero one of the good things of working at home is you will be having a flexible schedule. Okay? Number 11, oh, 'di ba? Ang dami kong pros. Kaya syempre, no wonder nagtatrabaho ako sa bahay ngayon. So, number 11, guys, pwedeng mag-leave anytime with approval. So, eto guys, ha, disclaimer lang. This is still depending do sa client na makukuha mo. Ha? Kasi may mga client kasi ako na nakuha or napasukan na okay lang na mag-leave. Actually, hinihingan kami at least 2 weeks, at least 2 to 4 weeks magbigay ka ng pasabi. Siyempre, para alam naman nila kung anong gagawin. Kahit naman sa labas guys, di ba, dapat may mitigating plan pa din. Di ba? And at the same time, hanapan mo siyempre kung sino yung gusto mag-cover sa shift mo. So yes, pwede ka mag-leave anytime with approval. So hindi mo kailangan makapag-agawan sa leave credits. Alam mo yun? And, or should I say not leave credits, pero yung availability ng leave. Yun. So eto guys, ang maganda dito, alam mo yun, to be honest, hindi mo naman kailangan mag-leave talaga kung hindi talaga kinakailangan ng pagkakataon. Kasi kung natatandaan nyo, sabi ko nga, you can choose eh kung saan mo gustong magtrabaho. So pwede mong bitbitin yung trabaho mo kung saan ka nandun. Unless, may iba kang gagawing bagay na hindi mo talaga kayang isabay. Okay? So, yan yung number 11 natin. Ano naman ngayon yung number 12, Rosie? So, number 12 pros is you can have two or more clients depending sa availability mo. So, guys, eto ha, disclaimer ulit. It depends kung kaya mong i-handle lahat ng workload and demands ng clients mo. Okay? Kasi baka mamaya kuha ng trabaho tapos hindi naman pala natin kayang gampanan. So, at the end of the day, it is still yung output natin, yung quality pa rin ng trabaho mo and at the same time, yung integrity mo sa trabaho. Okay? I know that we're earning, guys, by the way, we're earning 2 currency dito. So, mamaya discuss natin yan. So, guys, kahit na nag-earn ka ng maraming pera, pero hindi mo naman naibibigay yung right quality of work and job na hinihingi na yung client. So, I guess you might want to stay with 1 or 2 clients instead. Okay? So, depende pa rin yan, guys, kung anong skill yung ginagawa mo. And don't worry, because ibibigay natin yung mga iba't ibang klaseng skills at kung saan ka pwedeng mag-apply sa susunod pa natin na video. So, abangan nyo yan. Okay? And then, ang susunod natin na pros is I can definitely say guys that working at home, sobrang makakasave ka dito. So kung ikaw yung tao na medyo hanggang ngayon, problema mo pa rin kung paano mag-ipon, eto, I can say na mas makakaipon ka dito. Bakit? First things first guys, sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan mag-fast food, diba? So eto, pwede ka mamili sa bahay. Pwede ka mag-stock ng food, pwede ka magluto. Masarap pa doon, lutong bahay yun. Diba? And mas healthy kung mas gusto. Pangalawa, di mo kailangan bumili ng damit, sapatos, para pumasok. Diba? Kailangan kasi natin yun. Of course, naiintindihan ko yun. Pangatlo, hindi mo kailangan mag-spend ng budget para sa travel mo. Pero, kailangan mong mag-spend ng budget para sa internet mo, syempre sa ilaw mo. Ngayon, kung medyo social ka, ayaw mong pinagpapawisan, then dapat laging bukas yung aircon mo. So, yun yung mga bagay na dapat mong paghandaan. Pero guys, I can say na mas makakasave ka dito kasi mas nakita ko na mas marami talaga yung naiipon ko working at home. Hindi ko kailangan pumunta kung saan-saan. Kasi diba normally ganun yung nangyayari kapag nagtatrabaho tayo sa labas. Paghali mo, team out! Or lunch out! O, ayan na! Kaya bagong sweldo, tara na! Bagong sweldo, lunch out daw. No? Pero inuman pala, meron na kumihinom. Okay, so yung mga bagay guys na mawawala. And at the same time, nakita ko kasi na nakakaipon ka talaga kasi hindi ka mapupunta doon sa mga bagay na kailangan mong, hindi mo naman talaga kailangan puntahan tapos naglalabas ka ng pera at
mga bagay na hindi mo naman dapat bilhin, pero nag-i-spend ka ng pera. So kasi when you're working at home, ito yung mundong ginagalawan mo. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabi na hanggang dito lang. Kasi you can, alam mo yung go out naman anytime you want, kasama ng family mo, even kahit ikaw lang mag-isa, kasama ng friends mo. Mas nakita ko lang na mas marami ka talagang matitipid. Okay? So, and those are the things na masasabi ko guys na kinonsider ko. If you have any other things, sa tingin mo, pwedeng-pwede mo pa i-suggest na ito yung reason kung bakit ka nag-work at home. Kasi ito yung positive things. Or kung may mga pros ka pa na gustong-gustong sabihin at i-share sa lahat ng ating mga taga-subaybay at viewers, go ahead. I-comment mo lang yan dyan. I-shoutout pa kita. Okay? Maraming salamat dyan. So guys, watch out for our cons. Siyempre kung may pros, meron din tayong mga cons. At ano-ano naman yung mga cons na yan, Rosie. And of course guys, if you think na sabi ko nga kanina, meron pa kayong masasuggest not only pros but also cons of working at home, feel free to share those information below sa ating comments box. And of course guys, kung meron pa kayong mga questions regarding home base, as long as kayang-kaya naming sagutin, just leave everything to our comments box below. You can also send us an email at knowsierosie2019@gmail.com. Meron din kaming Twitter account, I am Knowsie Rosie. Lagi niyo subaybayan ang aming Facebook page, Knowsie Rosie pa rin ang pangalan. And hope you guys find this video helpful, fun, and informative. Just like and share. Subscribe and hit the notification bell to be notified for our future videos. We deeply appreciate your time watching this video in full. And once again, this is Knowsie Rosie. Have a great day, and God bless!